Isa ka ba sa mga taong naghihintay ng perfect timing para simulan ang mga bagay-bagay, lalong-lalo na sa pag-invest at pagpapalago ng ating pera? Kasi kung halimbawa, iniisip mo, nako, hindi pa ata perfect timing for me to start investing ngayon kasi ang dami ko pang bayarin, hindi pa nag-align ang mga stars sa kalangitan para ito ay aking simulan. Nako po, sayang ang oras. Kasi alam mo, the best time para magsimulang mag-invest was 20 years ago. Diba? Or 10 years ago. Yesterday, kumbaga. Pero, kung halimbawa, pinalipas mo na. Natuto ka na, halimbawa, ang dami mo nang na-attend na ng mga seminar, naka-attend ka na ng workshop, nakabasa ka na ng libro, panay kanood ng mga tutorials, diba, ng mga ganitong video para matutong mag-invest, magtatanong kung paano, naturuan, naigay, pero hindi naman ginawa. Sayang. Yes, nalugi ka na. Bakit? Kasi ang oras ay pera. Kung halimbawa, pinalipas mo 2022, 2021, 2020, ang dami, di ba? Lumipas na ng mga oras. Hindi mo na yun maaaring balikan pa. Kaya nga, kung pahalagahan mo lang, kung ano man yung pinaghirapan mo ngayon, trabaho mo, pagiging OFW mo, lahat ng mga diskarte mo sa buhay, then simulan mo na ang pagpapalago ng iyong ipon. Dahil kapag halimbawa, hihintayin mo ang perfect timing, sasabihin mo, ay next month na, kasi wala na akong gastos. Asahan mo, next month, meron ka na namang hindi inaasahang gastos, na yun na naman yung pagtuunan mo ng pansin. Kaya hindi mo na naman masimulan ang pag-iipon or pag-i-invest mo. Hanggang sa matapos na naman ang buong taong 2023, same pa rin ang situation mo 10 years ago, 5 years ago, or a year ago. Bakit? Dahil doon sa maliit na halaga, hindi mo sinimulan dahil naghihintay ka na malaking pera, one time big time deal na pag-i-invest, hindi po talaga darating yan. Alam mo, ang naging successful naman talaga sa pag-invest, yung nagsimula ng maaga at yung may disiplina. At nag-i-invest sa tamang kaalaman dahil pinapalago nila kung ano yung naumpisahan na. Kaya kung nais mo na mag-invest, huwag mong hintayin ang bukas. Gawin mo na yan ngayon para maaari mong mapakinabangan pagdating ng panahon. Kung nais mong matuto pa, just let me know so that I can guide you.